Alrighty. Dear Adobers. Hi mga ka-adobers! Nandito na naman si Claro, the third! So what's up mga parts of Ponyo Likod, si Dex MS. Oh hello my friends, it's me again, my. It is I, Manong Jire. At nandito na naman po tayo upang sagutin ang mga tanong na ipinadala nyo sa Dear Adobers. Ito na. Dear Adobers. Bakit ba tuwing nagkaka-love life ang best friend mo, halos nakakalimutan ka na niya? Eh kung nakakalimutan ka niya, hindi best friend yan. Dahil may jowa na siya, minsan may mga panahon na talagang dapat binibigyan natin sila ng time. Best friend ka pa rin niya. The best ka sa mga friends niya. Pero ano, kasi ganito yan eh. May mga times kasi na may priority yan eh. Life is all about balance. Huwag kung may pag-ano. Since may jowa na ang best friend mo, hindi naman dapat the whole time magkasama kayo, di ba? Matagal ka na nabibigyan ng priority ng best friend mo. So, it's time naman para bigyan naman ng priority yung ibang tao. Huwag mong sulohin, best friend mo lang yan. Hayaan mo yung best friend mo magka-love life. Best friend ka pa rin niya kahit anong mangyari. Dear Adobers, paano po ba patagalin yung relationship niyo? Ang susi talaga ay communication. Kailangan nagkakaintindihan talaga kayo. Do something new with your relationship. Kung will ni God, ibibigay ni God. Plus, yung trust nyo sa isa't isa and yung time sa isa't isa. Another advice, please stay loyal para tumagal ang relationship nyo. Dear Adobers, paano ba mag-effort sa taong mahal mo? Time talaga yan eh. Dapat bibigyan mo time yung tao eh. Oras, tiwala. And tatandaan mo, umiyok pa ako, bibinata. Ang relasyon, hindi yan base sa material na bagay. Alam mo yung simpleng effort lang. Kahit hindi sobrang bonggang-bonggang effort na pupunta kayo sa hot air balloon, tapos lilipad kayo sa kabilang planeta. Hindi yung ganun na effort. Basta yun, kahit simpleng effort every single day. Alam mo, automatic na yun pag ganyan yung pagmahal mo. Parang hindi mo na nakikita talaga lahat. Parang gumagalaw na lang mag-isa yung katawan mo, tas lahat ng bagay na pwedeng magpasaya sa kanya, gagawin mo na. Hindi mo na kailangan magtanong. Dear Adobers, iniwan ako ng fiancé ko, pero sabi niya, hintayin ko siya. Tama bang kausapin ko pa rin siya tuwing gusto niya kahit may iba na siya? You can clearly see he's not loyal! Abay, may iba naman na pala. Eh, hindi mo na fiancé yan. Bakit ka pa niya paghihintayin? Paano kung nahanap mo na yung time na yun na pala talaga yung forever mo? Ay nako, ginagawa ka lang option yan. Wag! Maawa ka sa sarili mo, wag. Respeto na lang din sa sarili mo, hindi ka pwedeng kabit, kerida. Hindi kanya nga pinili at the first place. Bakit mo pa siya babalikan, mga kaibigan? Dear Adobers, mahal ko na yung best friend ko, aaminin ko ba? O itatago ko na lang. Kung mag-best friend kayo at na-fall na kayo sa isa at napapansin mo na yung best friend mo ganun din sa'yo, edi give time and pag-pray mo kung talagang yun na nga ba talaga. Kung aamin ka, there is a slight 50% chance na pwede ka ma-friendzone kasi nga best friend kayo eh. Kailangan mo mag-take risk sa mga bagay-bagay din eh. Kung ano yung nararamdaman mo, dapat open ka. Tsaka best friend mo yan eh. Huwag kang magtatago sa best friend mo. Aminin mo na. Kasi napakaraming ganyan kung nanonood ka ng mga pelikula ngayon 2017. Puro ganyan. Alam mo, ending lahat. Naiwan sila. So, eto na. Babasahin na natin ang mga kasagutan na ipinadala nyo sa payong ka-adober. And the question is, mahal ko na ang best friend ko. Aamin ba ako o itatago ko na lang? Ang payo ni @_gabsuniga. Best, itago mo na lang. It's all or nothing. Mawawala lahat ng pinagsamahan nyo kasi magiging awkward. Pero kung may chance ka, why not, diba? O diba? Parehas kami na sinagot. Sabi naman ni Adrian Divine, admit it na lang para magkaroon ka na ng peace of mind. Wow, English. Hindi itatago mo lang tapos you'll assume na mutual feelings nyo kahit best friend lang tingin niya sa'yo. P.S. Pag best friend lang. Walang aura. Loko rin to. Yung best kind of relationships are relationships, English to, formed through friendship. At ano naman para kay Sydney Miguel Cruz, kung kaya mo isugal ang friendship nyo and kaya mo harapin ang consequence, umamin ka. Pero sa experience ko, talo ako. Pero di ko pinagsisihan kasi it took time para sa akin na i-sort out kung legit yung feels ko sa kanya. Sinagot mo rin yung sarili mong sinabi.
And finally, payo ni at Renz Capachero. Cachapero. Yeah, that's your name. Right timing lang yan, yes! Time it first, plan it first, alright? Plan it before you go for the attack. Hindi naman ibig sabihin na kapag umamin ka, eh, mawawala yung friendship nyo. Yes and no. Tamang pag-amin sa tamang panahon. Yes! Malay mo, siya din pala ay may gusto sa'yo. So that's it mga ka-adobers. Kung gusto nyo magpadala ng tanong, i-hashtag nyo lang yung Dear Adobers. At kung gusto nyo naman sumagot, i-hashtag nyo lang yung Payong Ka-adobers. Don't forget to like, follow, and share sa lahat ng social media. Twitter, Instagram, Facebook. YouTube! Yeah, YouTube! Bye guys! We're